Blessed day everyone, Arfel Jan Salvador nga pala, and welcome back sa aking YouTube channel, Fel TV, hashtag blessings. Sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo po sanang kakalimutan i-click ang subscribe button and notification bell para updated kayo sa aking mga videos. For today's video mga boss, ayan, bibigyan ko po kayo ng tips on how to pass the G1 written exam dito po sa Ontario, Canada. Pero bago ang lahat, intro, pasok! Ayan mga boss, mga tol, mga ma'am, mga sir, para ma-first take nyo po ang G1 written exam dito sa Toronto, Ontario, Canada. Pero bago ang lahat yan, magkukwento muna ako. Yung karanasan ko nung nag-exam ako ng G1 written exam dito sa Toronto, Ontario, Canada. So I did took the exam last April 4, 2022. Ayan, pagkatapos po ng work, like 12:15 noon, yun po yung oras na natapos yung trabaho namin. And dumiretso po kami sa drive test dyan sa my Downs View. Yan, maraming salamat po kay Kuya Frankie sa paghatid, and more blessings to come po, Kuya. Then, swerte namin kasi Monday at... Yan, Monday yun guys, kaya nung nandun kami sa labas, pumili kami ng isang oras. Balak nung mag-take ng G1 written exam mga tol, punta po kayo either Webes or Biyernes. Ayan. Kasi wala masyadong pila sa labas man o sa loob. Nakapasok na po kami sa loob mga alas dos na. Kasi dumating kami doon mga launa. Kasi syempre, di ba guys, 12 na tapos trabaho. Biyahe hanggang mula Brampton hanggang Downs View. Ayan. And then pumili kami ng isang oras. Ayan, alas dos na. Then pagpasok nyo sa loob guys, meron na kasi sa amin. So may mag-a-assist din sa inyo na nagbibigay ng kweta. Tanungin kung anong gagawin mo dun sa loob. So sinabi namin mag-exam kami, and din yan, binigyan po kami ng ticket o yung QA number. And by that time pala mga tol, while getting your QA number, ayan, kailangan nyo po ng ID, valid ID, which is yung passport po. Passport na lang po yung ginamit ko kasi syempre bago lang po ako dito sa Toronto, and syempre wala pa akong ibang ID, kaya buti na lang valid talaga yung passport. So yan, international talaga siya. So ayan, dalawa kami guys, dalawa kami nag-exam. Yan, shoutout din sa tropa ko na to, si Justin, tol. Shoutout sa'yo, maraming salamat sa'yo, tol. Salamat. Yan, sa mga tulong mo, sa mga, sa pagpapayara mo ng cellphone. Ayan. So yun mga tol, pagkatapos namin maghintay sa loob, along around mga 1 to 2 hours din siguro, natawag doon yung kasama ko, natawag na si Justin. Tapos ako wala pa. Grabe yung nasa, hindi ko alam kung anong counter number niya, pero ang bilis sila magtawag mga tol, kaya kapag tinawag na yung QA number niyo, dapat pumunta na kayo doon agad. Buti na lang mabait yung yung counter na pinuntahan ng kasama ko, kaya ayan, ako yung sumunod sa kanya. Then yan, tinanong kung meron akong valid ID, which is yung passport, kaya pinakita ko yun mga tol. And then sinulat ko yung details ko, like name, address, and cellphone number if I'm not mistaken. And then ayan, nagbayad po ako ng exam fee, which is 159.75. Tapos yung mga tol, sure ako baliktad dyan kasi naka front camera ako, pero yan, yan po yung patunay. And then mga tol, unang exam syempre doon na mismo sa may cashier or counter, ayan, doon na po i-take mismo yung vision exam. Kagandahan ng vision exam doon mga tol, alam yung parang telescope na ganyan, no? Bibigyan ka muna ng wet tissue at ayun, tapos punasan mo, then syempre itapon mo yung tissue, di ba? yan. Syempre pinasok ko yung mata ko ganyan. Bruh. Yan, hindi ko maalala eh kung numbers ba yung nandoon or letters, pero nandoon lang mga tol. Tapos hindi siya gaanong malabo. Mas okay siya tignan kaysa sa Pilipinas, kasi syempre sa Pilipinas, di ba guys? Malala ko pa nung nag-medical exam ako, nung kumuha ako ng lisensya doon. Anliit talaga nung letter. Yan, sorry, nabubulol tayo, charot. Okay.
And then, merong dun sa, dito sa parang Bruh. telescope na to mga tol, dito sa gilid niya, parang merong nagbiblink. Siguro, maybe flasher, parang ganun. Yan, tatanungin sa inyo kung saan yung nagbiblink, kung left or right, left, right, left, right. Yun, sasabihin nyo lang naman. Then, mga tol, ayun, hindi ko alam maalala kung pati yung birthday, tinanong pala dun sa details. Pero, yun mga tol, pagkatapos mo sa vision test, ayan, bibigyan ka ng papel. Hindi ko maalala kung bibigay na agad yung papel or yun. Tatanungin yung birthday and name mo. Kung tama, then ibibigay sa iyo yung papel. Ito po yung papel mga tol, kulay yellow. Then pagkatapos ng mga tol, pumasok ako sa exam room, which is bibigyan ka ng PC number. Yan, napakaraming PC sa loob pero hindi siya puno. Hindi ko alam kung bakit, ang haba ng pila sa labas. Tapos doon sa exam room mismo, ang liit ng tao. Ayan, so bibigyan ka ng PC number, dapat alam mo yung birthday mo kasi yung PC number na yon parang pan-login mo, i-click mo yung birthday mo. So, yun nga mga tol, habang nag-exam ako, ayan, meron, parang itututor ka naman kung paano mo i-take yung exam, kung paano mo gagawin, kung paano ka sasagot, parang ganyan. Bale, yung ginawa ko, syempre, ginawa ko muna yung instruction, parang sinundan ko yung instruction, guys. And then, ganyan, meron pa ata yung tanong 2 plus 2, alam nyo yung sagot ko? Yan, 2 plus 2 yung tanong, guys, alam nyo yung sagot ko, 2. Di ba dapat 4? 2 plus 2 equals 4. Dahil siguro nararattle na rin ako, kinakabahan. Kasi syempre, di ba, parang first time ko mag-take. Syempre, kinakabahan ako, guys. Ayan, parang nararattle na rin siguro ako, ninenervyos. Siguro, ayan, parang yung utak ko parang ang bilis gumana. Ang bilis niya umikot na hindi na gumagalaw. Parang ganun. Basta yun, guys. Parang, basta alam mo yung feeling ng kinakabahan. Pero by that time, guys, naisip ko, malito, malito ka ako. Kaya sinabi ko, nagpray muna ako, nagpray muna ako. And then pagkatapos kong nagpray, yan, sinabi ni Lord na 4. So the best talaga magpray muna before the exam. Then sa exam mga tol, tricky yung mga tanong. Pero once na ma-memorize mo, or alam mo yung mga signs na yon, hindi ka mawawala. Though karamihan kasi sa mga sagot, just like the board exam, when I took the civil engineering board exam, ayan guys, na halos lahat ng choices, tama. So, ayun nga guys, piliin nyo yung tama. Yung pinaka-tama. Ayan. Bigyan ko na rin kayo ng tip, no? Karamihan ng mga sagot is may nakalagay na safely to do so. Ayan. So, huwag nyo po yung kakalimutan. So, ayan mga tol, guys, mga ma'am, mga sir, ayan. Tara na sa tips on how to pass the G1 written exam in Toronto, Ontario, Canada. Tips ko lang po to, ha. Bale, karanasan ko po to, bale, experience ko, kaya gusto ko lang i-share sa inyo, naway makatulong. O, una, ayan, syempre, kailangan natin mag-review. Wala namang pumapasa sa exam na hindi nag-review, guys. Siguro yung mga genius, pero hindi naman tayo genius. Hindi naman ako genius, pero kung genius kayo, you can take it. Pero ako kasi, syempre, gusto ko pa rin na i-take one. Gusto ko pa rin ipasa agad. Kasi syempre, di ba, sayang yung time, sayang yung babayaran. So, yun, nag-review ako. So, yun mga tol, bibigay ko sa inyo yung isang link na binigay ng tropa natin noon. Yan, ilalagay ko dyan sa description. Check nyo na lang dyan sa baba. Kasi trinay ko siya i-click sa PC or laptop, guys. Ayaw eh. Hindi dumiretso sa may mismong exam. So, trinay ko sa CP, ayan. Makikita nyo po yung exam, rules and signs. Marami din po yun. Siguro, ulit-ulitin nyo lang sa exam. Exam nyo yun, parang sample exam na rin yun. Ulit-ulitin nyo lang siya i-take hanggang sa ma-perfect nyo. Ayan, syempre maalala nyo naman lahat yun. Do, binigyan ako ng libro ng tropa ko din, si Freddy. Yan, shout out sa iyo, Fred. If you are watching this man, see you soonest. I will give your book back. Though I did not use it. Yan, yun. So, ang hirap talaga mag-English, mga tol. Grabe. So, ayan, yun. Hindi ako nag-review sa handbook ng na nabibili siguro sa mga drive test. Yan mga tol, pwede rin pala kayong mag-review sa G1 Genius, G1 Genius na app. Do, pang Apple lang siya. Yan, gusto ko lang ulit magpasalamat kay Justin Bello. Salamat tol sa pagpaparam sa akin ng cellphone mo. Napakarami kong natutunan doon. Yung mga wala sa link, guys, meron sa G1 Genius. So, yan, kagandahan nun kung ma-memorize nyo lahat ng exam sa G1 Genius na rin, guys, sa link. Ayan. Sure, ball na yun, papasa na kayo.
A few moments later. So ayan guys, let's proceed. So number two, you need to take a rest before going to take the exam. Then guys, base to sa experience ko na ginawa ko nung nag-take ako ng Civil Engineering Board Exam sa Pilipinas. At nang sa ngayon, syempre ma-relax muna yung mind mo. Maglaro ka, ganun. Maglaro ka sa cellphone, maglibang ka, pero kung pag-uwin sarili mo. Basta yun lang guys, dapat mag-relax yung utak mo kahit isang gabi lang. Kasi syempre, hindi naman ganun karami yung i-exam mo sa to get the G1 license mo. Let's proceed yun. Pangatlo, you need to pray before going to exam. So yun guys, ginagawa ko talaga yan. Nagpe-pray ako lagi. So syempre, pray mo yung, ask mo yung guidance ni Lord, ask mo yung wisdom niya, na naway tulungan ka niya, na which is, kapag mablangko ka, naway magkaroon ng relaxation. Yung utak mo, naway makapag-isip ka ng mabuti, parang ganun, naway ipaisip niya yung mga hindi mo alam na sagot, na kung may hindi ka na-review, sigad na magsabi sa'yo ng tamang sagot. Siyempre guys, di ba, bago ka pumunta doon, galing ka sa bahay mo, nag-pray ka na dati, pray for your safety, and also, na may pasa mo yung exam mo. Siyempre, bago ka mag-take, mag-pray ka din ulit. Ask mo si Lord na tulungan ka niya, na ipaalala niya lahat yung nireview mo. At nang sabi ko, na kung may hindi ka man alam sa, na lumabas sa mga tanong, tutulungan ka ni Lord para masagot mo yun ng tama. Yan, huwag niyong kakalimutan yun guys. That's the best tips for me on how to pass any exams. So, pang-apat, take time to analyze the question and choices. Tulad nga ng sabi ko guys, tricky siya. Bibigyan ko kayo ng example ha. Parang yung median, yung ganito. Ayan, yun guys, tricky talaga yung question. Pero kapag alam nyo kung ano yung sign na yun, alam nyo kung ano yung rules na yun, kahit iba-ibahin pa nila yung tanong, kahit iba-ibahin nila yung choices, makukuha at makukuha nyo yun guys. So yun ang kagandahan kapag alam mo talaga yung gamit ng sign na yon, alam mo yung gamit ng, alam mo kung bakit ganun yung rules na yon. Yung exam pala is consists of 20 items sa rules and 20 items sa signs. So ang nakuha ko, if I'm not mistaken, is 19 sa signs and 18 sa rules. So, praise God, though hindi ko siya na perfect, God is always good to me. Na yan, the first take ko yung G1 written exam dito sa Toronto, Ontario, Canada, which is sabi nila marami daw Pilipinong bumabagsak kasi alam nyo naman guys, sa Pilipinas walang rules, walang regulations sa daan. Though sabihin natin na meron, pero karamihan kasi sa atin pasaway. 'Di ba? Aminin ko din guys, pasaway ako dun sa daan, pero syempre dito kailangan na nating sumunod. More thing guys about sa G2 road test ko naman, yan, babalitaan ko kayo ng mga experience ko, kung paano ko ito may papasa. Praying, hoping and praying na sana may pasa ko to. So yan lamang, naway makatulong tong video na to sa inyo. And yung link po ng pinag-reviewan ko and also ng G1 Genius, I'll try to, yung G1 Genius, tingnan ko po kung may link, lalagay ko na lang po yun sa description. Ayan, huwag po sana nakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel and click the notification bell para updated pa rin kayo sa aking mga videos. From Toronto, Ontario, Canada. Ayan lamang. So maraming salamat at mag-iingat kayo lagi. God bless us all. Bye-bye. A few moments later. At ayan yan mga Lodi, nagpabili na ako dati ng pizza. Saan natin yan? Tapos chicken. Pinabili ko na kay Mrs. kagabi ko pa sinabi. Kasi lakas ng pakiramdam ko na may papasa ko yung G1. God is so good talaga. So it's worth to celebrate your success. You know, dilim. Nakakalimutang mag-subscribe sa akin YouTube channel and follow my Facebook page, Felt TV. Yan, para updated kayo sa mga videos and to win more prizes. Ang hina ng boses ko guys kasi natutulog si Mrs. Yan. Thank you. God bless.